tayo ng bantayan agad. This is Onyx and Blacklist. Ito yung mga klase ng mga teams na nagkaka-pokan agad. Umpisa pa lang at para pigilan yung initial rotation na gustong mangyari for both. Nakaka-miss yung Minotaur pick though. Isa sa mga maganda dito is pwede kang tumulong. Sinsui Minotaur ang meron. This is a jungle. Oy, a first blood going to the hands of the queen. Grabe naman yun. Estes the killer. Yeah, Estes the killer. Napunta kaya, oh my Venus. But we're talking about it earlier, yung pag-aaral ni Nablapsi ng mga certain heroes. First time ko nakita to in the entire 10 seasons. Minotaur jungle, no? MPL, the Minotaur jungle. Well, to be fair, parang siya yung pinakamagiging front dito for the side of Blacklist, and, I mean, of Onyx. Para yun yung kukuha nung ultimate nung 1-1. And to add, meron din siyang sariling heal para mapantayan yung sa side nung Estes. Yeah. So, pinapantayan, parang kinocompensate lang ng side ng Onyx din kung ano yung strength ng side ng Blacklist. Ng Blacklist, kinounter nga nila agad with the two Purifies eh. Kasi alam ng Blacklist na kailangan nilang i-respect yung Minowan's Fury setup. But this is so interesting. I'm so excited to come on what's gonna happen. Ganun din yung sa side ng Blacklist. Magkaiba din. Oy. The Paramis and the my Venus combo. First time din natin makikita to sa MPL na pinag-combine ng dalawang napakalakas na AoE healing and sustain nasa isang composition. On the other hand, sinabi na nga, Onyx Philippines, may Minotaur na pwedeng gamitin in a big team fight. Kaya nga may dalawang Purify sa kabila ng Blacklist International. And so far, after that first blood, dalawang minuto na, medyo tahimik ang ating laro. Pero ito, magbabago na. Turtle it. Edward na pa-flaker. Susubok sila dito ng combo. Maghihila muna si Wise ng Turtle. Nagpapaunahan lang sila dito sa paghila. Oh. Tabang si Sensui. Wala pang stock si... Walang rage si Sensui. Sensui wala. Pero ito na naman yung kagat. At ang ganda ng Cult Altar dito. Yung combo, yung Minowan's Fury nandun. Pero buhay pa rin yung apat sa side ng Blacklist International. As Rapid Auto run away. Ang daming nangyari pero mas maraming heal. Naganap doon. Walang mamamatay. Literal, kapag mamamatay ka na, may Cult Altar. Pagkagising mo sa Cult Altar, may Blessing of the Moon Goddess. Busog ka hanggang bukas. Napakadami nangyari, pero walang casualty. Tapos kompleto pa rin yung buhay nila. Pero yung Red Ray, napunta kay Sensui. Mauuna kay Sensui. At madalas na lang din talaga na nakakuha si Sensui. The Sensui Instincts na nga daw ang tinatawag dahil doon sa mga kanyang Red Ray. But going back, how do you kill? Kasi men, ang taas kanina ng heal eh. Heal after heal. This is a problem right now for Onyx. The answer is burst damage. Pero kaninong manggagaling? Yun yung tanong. Or pwede mo namang sabihin isolation. Yung pwede mong sipain papunta tas mag-isa doon palayo, mo lang talaga no? Mapapatay. Kasi ang problema, medyo mahirap i-execute yun. Kailangan pa talaga muna ng items dito ng Onyx. Maybe pwedeng si Halberd or kaya Dominance Eyes para sa mga... alam mo na yun, parang mapigilan man lang kahit saglit, 3 seconds na pagbawas doon sa balik buhay. But yan, nakita natin yung potential kanina ng lineup ng Onyx with the stun from the Minowan's Fury. But for Blacklist International, they really have to capitalize kung ano yung strength ng kanilang lineup ngayon knowing that this is the early game. Sustain and team fighting. Yan ang labanan na makikita natin. Onyx Philippines, they have the crowd control. They have some sort of damage. Saka armor penetration na rin mula dito kay Dare. Pero ang tanong ay kailangan nilang makahanap ng isang target na pwede nilang ilayo. At ito na ata yun. Si Haji ang susubukan nilang i-target. Inactivate ni Nets yung crossbow. Pero yun nga, mas inactivate ni Wise yung dila niya. At ay mga boss si Rami doon. Pero may healing galing din. Super Prince. Double heal. Sige, mamaya na tayo mag-team fight. Healing galing muna. Labanan ng heal. Oh, papasok naman si Edward, si Dare, may masastun. May Spectre Step kaya pala yun. Hibibis Warrior in, walang mamatay. Ang daming nangyari, pero 1-0 pa rin ang ating kill score. Wala talaga magyayari sa mga teamfights natin ngayon, pero makikita natin na magiging deadly talaga lahat ng mga teamfights later. Pagka-complete niyo yung items natin, mga teams, and I really have to say na nakakapitalize ngayon ng Blacklist International yung mga displacement skills nila, yung kanyang Detona's Welcome earlier. Ay, yun yung mga pwede nilang gawin kapag diba gustong gawin ng Onyx, sila yung mag--1. Pero pag nagamit nila yun agad, sila yung makakapag--1 against Onyx. Turtle is up, half HP na. Sino kaya makakapag-secure nito? Blacklist International, si Wise sa makakapag-retry. May teamfight kayang magaganap dito sa mid lane. Finally, makakabawi si Wise doon sa pagkuha ng retribution. Finally, it's 1-1 and now Blacklist will reset. Dahil alam nila makakapag-farm din si Nets. Gusto ko lang balikan yung last time na nakakita tayo, Chantel, ng ganitong type ng
puro sustain na game was back in Season 5, the 54-minute game. Nako. At kung ganito yung type ng team fight na wala nagkakapatayan, na hindi malabo, na pwede tayong umabot dun. Oh, Onyx Bren yun, if I'm not mistaken. Onyx SGD Omega. Onyx SGD Omega. Tayo nagkas nun. Wala pa ako nandito. Pero diba, para makikita mo ngayon, ang daming pagkaparehas in terms of sustain, kasi even Onyx na-hold nila eh. Na-hold nila yung sustain ng Blacklist International, and I gotta say, yung dalawang jungler natin, pares na lumalaki. At saka kung titignan natin ang Onyx Philippines, pwede nilang kunin yung mga ultimates na nanggagaling sa Blacklist International. At yun talaga yung magpapahaba ng mga team fight natin. And hindi rin nakakatulong that this is a dead even game. 6 minutes in, wala pang nakakalamang. At iisang tore pa lamang ang bumabagsak. Parehas yung turtles, yung tower lang, tapos parehas din yung gold. Oh, parehas na parehas eh. Oo, parehas na parehas eh. Parang naging prepared ang Onyx sa, sige, baka maglabas sila ng parami si Estes. E di maglabas din tayo ng isang makunat na jungle na super kunat. Tapos, nakawin na lang natin yung mga ulti. Oo, tsaka kita natin ngayon ha. Makunat na kanina yung Minotaur. Ngayon naman, magbibuild din siya ng kanyang Guardian Helmet. Tapos nag-Molten Essence na lang siya para may damage siya if ever na mag-confront siya against Blacklist International. But looking at the gold, medyo malaki yung kaalamangan. So yung gold lead ngayon ng Onyx ay nasa kamay ng nung kanilang gold lane, 4.8k. So malaking factor yun since he already has the Scarlet Phantom tsaka yung Windtalker. So pabilisan na lang talaga to makatira ng tres. Pero wala pa rin anti-heal on the side of Onyx Philippines. Kaya we are going to expect na talagang mahaba pa rin ang magiging team fights in this game. Lalabas ang turtle, pangatlo na to, and might be the last turtle of the game. Hinihintay ko yung sinasabi mo, Chantel, yung displacement abilities this time around manggagaling sa Onyx Philippines. Pwede talaga silang mang-isolate ng isa, but then again, napakahirap kong gawin noon. Yeah, lalo na kung dikit-dikit kayo. Pero si Nets ata ang mag-go. Nets activate sa crossbow roar out as Ohe will go for the turtle. Susubok si Rapidot. Rapidot mapapako. Oh! Pero si Tsui Instincts pa rin ang nagwagi doon sa retry na laban. Nakatayo lang siya doon, men. Tapos ni-retry niya. Tapos naglakad palayo. At habang nangyayari lahat yun, sabi ni Der, sige, I am not here. And I am there. Nandun ako sa baba. Nagpo-push. Wow. So ngayon, ginagawa naman ng Onyx strategy nila is hindi sila talaga nagkipag-poke pagdating doon sa mga objectives like a turtle. Rather, yung mga side lane nila is nagpo-push. So it's something na kailangan din sabayan ng Blacklist ngayon para mapalit nila yung mapa ng side ng Onyx dito. Siguro malaking chance na ang pwedeng mag-iba ng tide ng laban na to are the side laners, the XP laners. Sinipa this time si Wise, yung dinosaur mag-activate pa ng altar dito. Nauna yung Onyx, Minum at Fury on 2-4, pero hindi lang lahat ng Blacklist International. It's overtime, ultimator bonding experience. Uube. Sinimula ng Onyx yung laban pero walang namatay sa Blacklist. Grabe naman kasi yung healing at sustain na nanggagaling dito sa Uube lineup nila. At si Edward, bumabawas na eh. Ito yung lapu-lapu na pag sinalo mo talaga yung bravest warrior, eh, hindi, mawawala yung tapang mo. Tanggal angas yun eh. Wow. Oo, imagine mo, may sustain na sila, naka-bloodlust axe pa siya ngayon, may diretso pa siya nga dominance eye. So napakaganda din, by the way, ng mga zone out na ginagawa ngayon ng Blacklist International. Yun ang mga kailangan bantayan ng Onyx kasi kailangan nila makahuli ng makunat na hero. I mean, ng hindi makunat na hero. Kasi meron magbibigay ng kunat pa para sa kanila. So why not mag-target sila ng mga heroes na instantly ay makikill nila agad. Kasi grabe yung kanina eh. Kaso, this is a Barrage na una nilang tinarget. Ang taas ng HP. Almost 8k on the HP bars. And I think if you are Onyx, ang gagawin mo lang is maybe you need to split. Kasi yun yung mga times na kahit paano nakakuha sila ng trade. Kasi kung ako ang Blacklist International, magkukol ako na bawal tayong hindi magkadikit-dikit. Oo, yun talaga ang gusto ng Blacklist International. Team fight and sustain. A 5v5 kung saan lamang sila sa lahat ng healing, sa lahat ng mga sustain na pwede nilang ibato. Meanwhile, for Onyx Philippines, tama ka dun man, Jean. Meron silang hero na napaka-effective in terms of split pushing at pwede nilang asahan si Ter para gawin yun. But then again, if hindi ka magkasama for almost all the time, may malaking chance na Blacklist na makapag-secure ng big objectives. Speaking of that, talagang gustong-gustong kuhanin ng Blacklist International objective dahil si OMIV ay meron na ding immortality. So regardless kung i-burst siya dito ng Onyx, kung mabuhay man siya with the immortality ulit, ipipitik lang niya yung kanyang ultimate, tapos instantly buhay ulit silang lahat. Paano pa pag lahat sila nag-immortality, ilan na yung buhay nyo? Apat na. Tinalo na si Masha. Lahat kayo, Masha. Oo, lahat kayo, Masha. Yun yung concept, yung lineup.
This is so scary. Oh no, Sensui! Alright, Sensui, kinagat dito, kinagat yung baka, ginawa ko ang Q! And sabi naman ni Next, doon tayo sa crossbow! Ang unang nawala ay si OM na targeting para sa side ng Onyx Philippines! Uy, nandito na Edward! Si Brain is fighter, pero ready ang Onyx doon! Onyx vibes! Nasa na pa heal! Nawawala! Triple kill! Para kay Dir! Habang tumatagal ang teamfight, pag nawala ng isang healer o naubusan ng damage dealer, Onyx Philippines ang nakakalamang at nakalimutan natin to. Dalawa yung armor penetration na meron ng Onyx Philippines. Isa sa Specter Step at isa naman mula kay Nets. Oo, sumakto agad eh. Nagkasabay-sabay lahat mga players ng Onyx. Kitang-kita naman natin umangat din ang items nila after the team fight. They got the Lord as well. Now for Onyx, meron silang sariling ube strategy na ginagawa dahil as of now, nakaposisyon na sila against the Blacklist. And I got to say, nung last team fight na yon, inagahan talaga ni Super Friends yung paggamit niya nung kanyang cult altar para makapitalize yung movement speed na dinadala nung skill na yon. At nakakatuwa yung tignan yung Onyx Philippines, yung target selection nila. Sabi ni Manjin kanina, alam nila na si Oheb yung kailangan nilang unahin dahil si Oheb pa rin naman ang magiging core damage dealer ng Blacklist International. Without your marksman, mahihirapan kahit ihil mo ng buong araw ang makakampi mo. Kung wala kayong damage, hindi rin kasi kaya pa naluluin, ipanalo yung ganong team fight. Napaka-outstanding nung call na yon para sa side ng Onyx. Alam nila yung na hindi maganda yung position ni Oheb, kaya parang nag-risk na rin sila na i-go na lang, i-take na natin kahit may Wind of Nature. Kaya naman because of the armor penetration na sinasabi mo. Ang pinaka naging signal nila doon na i-go na talaga nila, ginamit na yung cult altar, so wala nang atrasan to. Kasi kailangan pa nila yun sa susunod na team fight. Pagka hindi nila ginawa, sayang yung pagkakagamit ni Super Friends. And doon natin nakikita na confident sila pag merong mag-call na go for a kill. At malaking bagay na 3-0 si Der ngayon for Onyx Philippines. Oo. Dahil siya nga ang kayang mag-split push at kaya ding mangtunaw ng armor ng Blacklist International. But if you're Blacklist, kailangan talaga maprotektaan si Oheb. At tandaan natin, ito na yung adjusted 1-1. Ang pwede na lang niyang ultihan ay yung nasa harapan niya. Grabe ang sakit na ni Nets. Kung sino na lang yung maprok, hindi na kagaya dati na basta maprok mo yung ult mo, Kahit sino, good say. So may onting pressure sa mga 1-1, pero kasi KL1 yan, malamang kabisado niya. But the problem is literal outmaneuvered sila nung last team fight na yon. At dahil nga doon ay nagkaroon ng kalamangan ng Onyx dito, 4K. Ang low scoring ng laro natin. This is just 7 kills in total. Unlike yung mga previews eh. Oo, tapos 13 minutes, pero wala talaga yung mga teamfight. Parang bilang sa kamay yung naging teamfight talaga natin. Yun ay kapag meron lang mga ultimates yung mga heroes natin or talagang panagkataon na nagkasalubungan na. Now, ang kailangan bantayan ng Blacklist is kung paano nila kukontrahin yung Shadow Strike kasi nasa stock sila sa teamfight kapag nateterrify sila ni Super Friends. Tapos may diretso pang knock-up from Rapido or any player na may knock-up dito from Onyx. Kailangan pagka nagamit na yon, tsaka sila mag-move. At hindi rin sila pwedeng hindi magdikit-dikit eh. Kailangan talaga dikit-dikit yung strategy ng Blacklist International. Pero ito na nga, yung empowered Specter Step ni Dare, napakalayo ng dash, pero mukhang sa mid lane ng team fight. Nag-call yung Onyx dito, nakita nila yung dalawa, kaya gumawa rin sila. Si Omar Vino sa binabanatan. Nandito ang B-Wise. Si Wise ay tumatakbo. B-Wise, hindi na may lalabas yung dila. Nag-stomp this time si Sinsui. Paparating na si Oheb Tiger facing in, pero mukhang magbaback this time ang Onyx PH. Wala na namang na-deads sa laban na ito. Dalawang labanan, isa sa bot lane at isa naman sa mid lane. Pero dahil maganda ang pwesto ng Blacklist International, makakapwesto sila around this Lord. At kung kilala natin ang Blacklist International, isa sila sa mga pinakamagaling na Lord dancing team kung saan mag-aantay sila ng perfect opportunity with their sustain. Matagal na tagal na sayaw to. Oo, matagal-tagal na sayaw. Alam natin yan. Nakita natin yan. Pero nag-call ang Reyna dito kay Nets. Si Nets ay mawawala. Hindi siya safe. 40 seconds down. Maka-cancel this time. Yung Detonas, welcome! At sabi ng Blacklist, wala ng damage. Let's go for the Lord! Haji, para kay Net, sobrang worth it nun, Chantel! Oo, saktong-sakto din. Nakita na may opportunity na makuha si Net dahil doon, nabanggit nyo kanina, na kapag
hit, napakakunat nyo, kailangan nyo ng damager. Now for Onyx, sila na wala ng damager at napakakunat ng kakataparin nila, kaya hindi na nila sinubukan pa mag-contest ng Lord. Napakabilis na pagkuha ng objective on the middle lane. At ngayon naman, magpo-push ng mid lane ng Blacklist International. Kahit unang Lord ng laro yun, Luminous Lord na po agad yun. Ang daming nangyari at walang natutuloy na team fight. It is a Luminous Lord. Hihintayin lang natin kung saan nga ba mag-spawn. Mukhang bot lane lalabas ang Luminous Lord. Ang ating kill score po ay 4-5. And looking at the gold score, wala pa rin nakakalamang anybody's game pa rin to. Ito yung mga klase ng laban. Hindi mo alam kung kailan mo bubuksan yung oxygen tank mo. Para hihinga ka na ba or hindi pa. Dahil extended team fights, yes. And even wise, ginagamit niya talaga yung Detona's welcome niya. Kasi gusto nila ng laban kung saan sila lalapitan nung kalaban, hindi yung parang mag-engage talaga sila. So right now, meron pa silang Lord. So slow Lord walk habang ang Onyx ay may pili talaga bumipensa. Complete ang battle spells ng dalawang kupunan. Magiging importante to sa sunod na teamfight, especially bubunggu na si Lord dito sa bot lane. Si Rapidut, pwede yung flumikir. Yeah. Kailangan mag-ingat ni Oheb and kailangan din mag-ingat ng Onyx Philippines for a big shot call coming in from the Queen. Isang inhibitor turret na bumagsak pero mukhang mid lane naman ata ang dedepensahan ng mga Onyx Philippines. Mukhang tatanggapin na ng Blacklist yung pagkuha na lang muna ng Torre. Nag-call sila na tower push muna. And then, kailangan mag-back sila kasi pwedeng gumawa na yung Onyx dito. So 90 seconds muli ay maghihintay tayo para sa Lord attempt na naman. The uube strategy is really doing great para sa side ng Blacklist. Oo. Never na silang naghiwalay eh. Oo, ramdam na ramdam mo lagi. Oh, dito ka lang. Kailangan nandito ka lang lagi. Hindi pwede mo wala ka sa paningin. And even for Onyx, ganun na yung kailangan nilang gawin ngayon kasi there's no opportunity for there na masyado na makalalim dahil for sure ay didepensahan na ni Edward yung mga lanes or mga minions at possible din siyang targetin. Oo. Kasi gusto na nga Blacklist na makaisa muna na kill para makakuha ng ibang objective. Now looking at the items sa kompleto naman na para sa side ng Onyx in terms of kung paano na kukontrahin yung healing. Ang kailangan na lang talaga is the timing. Sa take note, ginamit na pala nila by the way yung magic sentry nila kanina. So crucial siya kasi every 90 seconds lang siya. Binenta na nga ni Nets yung sapatos niya. Eh. Sabi niya, ayoko na ng sapatos, gusto ko ng anti-heal. Bumili na si Halbert. And this is the end game build for the Irithel. Inaabangan na ng taga natin yung sinasabi ni Chantel na timing ng Onyx Philippines. Pero yung timing na yun kasi nawawala, lumalabas, tapos nawawala ulit. And this is because of the mastery of Blacklist International in terms of this ube lineup. In this case, uube lineup na ubing mas pina-ultimate pa. Oo, at saka tinan mo, yung position ng Blacklist, alam nila na nandun si Dare. He's there. They know that he's there. Uh-oh. Kaya, pumosition sila there, doon sa may bottom lane. Kasi, kailangan nila na bait. Ang akala nila, kukuha ang Blacklist ng Lord. Ngayon si Dare, alam niya din na mayroong mga players dito from Blacklist International. Kaya tricky siya eh. Gugunga ba siya? Dedepensa ka ba or not? Kasi si Wise din ay nandun doon sa may Lord. Oh, sumubok si Edward. Oy! This time ng initiation. Go down! Sa na! Si Dare! Napalalim ba this time dito? Oh no, Edward! Napalalim ba ang Onyx dito? Gumagawa pa rin si Wise doon sa Lord. Edward mula doon. Nag-activate na ng anti. Kumuha yung Onyx ng game. Yun yung minuman Fury. Tatamaan ng dalawa. Pero yung count anti counter ko para sa Blacklist International ay mananatili at mag-survive sila. At wala pa rin namatay sa laban na yun. At habang nangyayari ang lahat, sabi ni Wai, sige na nga, mag-lord na lang ako kasi panigurado wala namang mamamatay sa ating lima. That was the plan. At Lord lang yung nawala sa laban na yun. 4 ultimates were burned para sa side ng Onyx. Blacklist calls. Royal standard pa rin pagdating sa mga calls. Parang nangyari nun, binait nila yung attention ng mga players na Onyx na dumipensa. Kaya si Wise yung naiwan doon. Kasi kaya naman ni Wise mag-lord mag-isa. So with that alone, na-force yung teamfight sa bottom lane unknowingly na nandun pa rin si Wise to secure the bigger objective. Ang delikado ngayon kung paano dedepensa ng Onyx kasi wala talaga silang super burst. Like artillery burst for their heroes. This might be the last team fight kung makapag-set up ang Blacklist International. Muna marcha ang Lord sa top lane and here comes Edward. Minuan Fury on 2-4. Play mo na sa buo kasi may mga healing galing yan. Nandun sa likod si Adi dito sa may sinet-sinet. Huh? Sabihin rin yung crossbow. Sa may Onyx Hima dito. Ohem, kumikripok palayo. Nasaan na yung mga sustain. Ben? Finally, mawala si Wise dito. And buhay pa ang Onyx. Makakapag-depensan sila this time ng Lord. Ninonormal lang ni Nets yung Lord. Ang camera ay nakay Nets. Okay na okay pa rin. Onyx survives the push. Close fight mo.
mula sa Onyx Philippines. Munti ka na matapos yung laro kung nasampal ng Lord yung tatlo doon. Pero nabuhay pa rin ang Onyx Philippines at nawalan ng isa ang Blacklist International. But then again, mission successful na yun dahil nawala ang nananatiling inhibitor turret sa mid lane. Meron pang winter transition by the way ngayon si Edward. So possible makita natin siya pumasok na lang anytime against the defense or offense of Onyx. Tapos sa winter transition, kuhalin niya lahat ng mga skills. And interesting din na Onyx ngayon ang umaabante against Blacklist. This is a classic MOBA strat na alam mo kapag nadepensahan mo yung base mo at pag may namatay na isa, sugod ka at kuha ka ng kahit ano na pwede mong makuha. At ang kinuha ng Onyx is the tower in the mid. Maghihintay na naman tayo para sa isang Lord attempt from both of these guys. Ibang klase yung sustain na ginawa ng Onyx doon. Nets was so outstanding sa kanya positioning. Pero napakaganda din ng position na by the way ng Blacklist. Pansin natin nung last team fight na yon, yung mga naging front na pang sustain for Blacklist like si Omay Venus and the Haji. After nilang i-cast yung mga skills nila, pumunta na sila sa mga sa likod para if ever meron pa silang way na makapag-cast ulit panibagong haltak doon sa mga team fight. Yeah. So napakaganda nung mechanics na pinapakita sa atin ngayon ng ating mga players. Dead even game na naman. 1,000 lamang ang lamang ng Onyx Philippines. Sa 30 seconds from now, lalabas na ang pangatlong Lord ng laro na ito. At kung titingnan natin ang battle spells ng Blacklist and Onyx Philippines, mukhang kompleto by the time na lumabas ang Lord. Pero si Super Prince na ligado! Hindi na si Super Prince. Ginamit na. Magkukol na ang Blacklist ang go. Si Rapidot ngayon kolado. Rapidot hinamon ngayon ang Tiger Face. Pagkakabuhay lang ni Rapidot. Trigger out para kay Rapidot. Hinahamon na siya ng kupunan ng Blacklist International. 40 seconds down. Wala si Super Prince. Wala silang altar. Endable ba? Sabi ng Blacklist, hindi. Walang minions. Walang minions. At sabi nga ni Chef Rap, sige, dahil walang minions, hatiin ko pa mas lalo. Susubukan niyang i-cut yung mid lane pero may paparating sa bot lane at sa top lane. At sisimulan na rin ni Wise. This is a 4v3 inside the base of Onyx Philippines. Unahin muna ata ng Onyx yung mga minions dito. Activate ang crossbow. Nandito si Rapidon pero na-activate din yung Cult Altar. West side of Blacklist International. Lilipad ba si Mr. Ohed? Hindi pa nagpapap ng mga Purify this time. Finally, nawala si Sinsui. What a defense! Buhay pa rin ata ang Onyx kiti. Oo, sakta na nagkamingin yun. Nandito din ang Reyna. Sabi ng Reyna, i-go nyo na to. 6 seconds pa, Super Prince. Si Super Prince, 6 seconds. Oh no. 2 seconds. Buhay na si Super Prince. It's a 4v4. Can 45. They defend this? Here we go. At finally, makuha si Wise ng Lord. Nag-call sila ng Lord. Nag-activate na ng mga altar. 1 hero is down para sa side ng Blacklist pero may Lord pa rin na bago this time. It's a 4v5 at ang Lord ay nasa side na ng Blacklist International. Mukhang gusto pa nila tapusin to. Si Sensui makakakuha ng dalawa. Oh, Sensui! It stinks! Nahanap na nga po ko si Wise pa ang isusunod. Nakain niyang isa ay duduramay din sa 3v2. At kailangan na tumakbo ng B-Wise dito na paghiwalay sila ng Onyx. The Sensui instincts getting on. Hindi layo yung baka at yung baka na ni Gas Onyx BH beautiful defense na frozen mid pa nga masebong baka yan ang hatid ni Sensui at that moment na pagdang depensa para sa Onyx ngayon. And this is a story we're in. Medyo mabibate ka kasi na mag overstay para lang matapos yung laban pero Onyx ngayon meron dalawang de-depensa that at dalawang de-depensa. Oh my B! Niluto na ni Super Prince. Ang ganda ng chemistry talaga. Sabay Cult Altar, buhay pa. And double ba this? Edward? That is the question. May depensa na gawin this time ang Blacklist International. Kami naman, it's our time to shine. Haji, the KDA machine. Kanina niyo pa sinasabi yung mga heal. Pwes, yung heal ko ay kumikil. Hinahamon niya this time ang Wagyu. Hinahamon si Sensui. Babawi this time si Oe. At mukhang si Der naman ata ang susunod. Nag-clear na laban ng minions pero mukhang siya na ang babagsak. At apat na ang wala. Si Super Prince na lang ang nananatili. Pero sabi ng Super Prince sa harapan ng royalty, ako na lamang ang natitira. And the ball. Blacklist International after a back and forth game. They will get game number 1.